Pwede bang magkasal, magpakasal ng iba ng hindi maging guilty sa bigamy? Maging guilty ka ng bigamy kung you have an existing valid marriage. Mm. Ibig sabihin, kung nagpakasal ka ng pangalawa, make sure na, na void na yung kasal mo, na annulled na yung kasal ninyo, or na declared na ng court na walang visa yung kasal ninyo. Kasi kung magpakasal ka ng pangalawa, during the subsistence of the first marriage, you will be liable of bigamy. Alright, thank you, Kuya Mark. Meron tayong situation dito. Ito. Si ANB nag-apply ng marriage license noong August 10, 1991. Noong August 11, 1991, ang marriage license ay na-issued dahil doon kinasal sila ni Judge X. Balid ba ang kasal? Valid ang kasal. Na-explain mo kanina. Valid kasi may marriage license. As long, kailangan kasi pag magpakasal ka, you have an existing marriage license as a general rule. Of course, may mga exception na hindi kailangan ng marriage license. Basta, for example, nagpakasal ka on August 1. Tapos ang marriage license na issue August 2 na, void ang kasal. So kailangan, on the day of the marriage, kailangan may marriage license ka. Kasi yung marriage license is valid anywhere in the Philippines. Kahit na-issue yan sa Makati, kung pwede kang, kung for example ako, magpakasal ako sa Davao, sa Butuan, pwede yan. Basta within 120 days, valid yan anywhere in the Philippines. Eh ngayon, practical na yung mga simbahan, di ba? Hinahanap na nila lahat ng mga requirements eh. Noong unang panahon kasi, di ba, kahit saan sana, kaya nagkakaproblema. Pero ngayon yun, hindi papayag ang simbahan kung hindi nyo po pakita lahat ng mga requirements ito. At isa sa mga hahanapin nila ay talagang itong marriage license. In fact, yung sa simbahan, bago kayo magpakasal, may seminar pa. Oo. May seminar, anong obligation ni babae, anong obligation ni lalaki, paano ba umibig, paano ba... Oo, mga ganon. Mga ganon, may mga ganon seminar. Diba ngayon, diba? In fact, one instance, naging speaker ako sa isang event na yan. Talaga? Yes, about anong mga obligation ng mag-asawa, mga ganon, sa isang religious sect. Oo. So 'di ba ngayon hindi lang basta-basta. Maraming actually mahaba yung proseso. Oo, tama. Because bakit ba ganoon? Because marriage is a lifetime commitment. So hindi yan na ngayon kasal kayo tapos bukas hindi na. Hindi naman ito boyfriend-girlfriend relationship. Oo. So this is a lifetime commitment. So it means kailangan talaga na i-comply mo lahat ng requirements bago ka pumasok sa kasal. All right, thank you Kuya Mark. Thank you Kung Migs.